na 40 days ba to? Never ko pa to nakita! Oh my God! Grabe talaga. Hello mga kapamilya! Ako po si Kyla Estrada at samahan ninyo akong balikan ang ilan sa mga past serye ko na nagpasaya, nagpamangha, nagpaiyak at nagpaluha sa inyo. This is Kapamilya Reacts! Mom, I didn't do it. I didn't do it. I didn't know about the drugs. Bumisita lang ako sa boyfriend ko. Please tell me you believe me. I believe you. Alam ko yon, ha? Nandito si attorney, lilinawin natin ito, okay? Okay. Okay. Mom, it's okay. It's okay. I just wanna go. Ay, oh my God, ganun pala yung feeling pag binabalikan yung mga eksena na matagal na. Ano ba, grabe sobrang na-miss ko bigla si Miss Shamin Van Camino. Hi, Tita Shamin. Sobrang saya niya katrabaho, sobrang gaan niya katrabaho, and especially sa scene na yun, parang dun ko talaga na-feel yung connection naming dalawa. Kaya sobrang memorable nun sa akin. Nandun na kami sa kulungan. Kasi parang dun nag-sink in sa akin na grabe yung pinagdaanan ni Karen. As in, hindi talaga siya biro. And of course, it's unfair, di ba? That there are innocent people that have to go through that. So, yun. Yeah, oo naman. Kasi syempre, di ba, it's such an honor and a privilege to be given an opportunity to be a part of MMK. And I did feel a bit of pressure, but I was also so excited because it's a once-in-a-lifetime opportunity, and I'm so happy to have been given a second chance to do another MMK as well. So, very happy. Hindi ko maintindihan why he's so obsessed with you! Kung bakit pati yung dad ko obsessed sa'yo! Eh ako naman yung totoong anak! Hindi ikaw! Don't you dare! Oh my God! Nakakami si Charlie. Hi, Tay! Miss you! Grabe yung scene na yan kasi ilang days ko siya pinaghandaan kasi sobrang kabadong-kabado ako. Kasi syempre, first project ko yung viral scandal. So, yung mga preparations ko for yung mga eksenang ganyan, yung mga mabibigat. Talagang grabe yung anxiety ko, tsaka sobra akong kinabahan for that. And then kami ni Charlie, kami nagtulungan talaga kami, kasi magka-holding hands kami bago namin kunan yung eksena na yun. Kasi, rin siya, technical, kasi may sabunot at may choreography. So, ayun, sobrang memorable sa akin yung scene to. Actually, at nung kinuna na namin to, I was already so invested and in love with Raven's character that I didn't really have to look elsewhere to draw emotions. As in, sa character niya mismo and sa story niya and sa family life niya, dun na ako mismo humugot. So yeah, it was such an experience din. People are so complex. You know, even yung mga tao na pinag-iisipan natin na kontrabida, it's not black and white eh. They have pain, they've been through things that turned them into that kind of person. And it's really the complexity of the human condition. And yun yung natutunan ko kay Raven. Ah, ganun pala yun. At saka we can always choose to be better people at the end of the day. Baka pwede mo namang dagdagan. Ang taxi ko lang. Ayan. The hair. Oh, oh my God. Never ko pa yung nakita sa totoo lang. Grabe yung anxiety ko rin sa guesting na yun kasi nandun yung mom ko eh. Magkasama kami sa standby area. And hindi ako sanay na magkasama kami sa trabaho.
But you know, my mom naman, she let me do my thing. And pag magta-take naman ako, hindi naman niya ako sinasamahan or anything. Kaya, ayun. Yun yung naalala ko watching this scene. Yung kasama ko si mama sa standby. Si mama naman, very general lang siya magbigay ng advice sa akin. And she always, she doesn't really bombard me with, you know, advice. Or she doesn't try to always talk to me about it, to mentor me. But when I have questions, she's always there naman. It's more of be professional, be punctual, know your character, know the script, know your lines, mga ganun. Yung mga ganun lang. And she lets me do my thing. I think she respects my space and she trusts me, so she just lets me run with it. Medyo na-tense ako because it's also, you know, a different, you know, it's a different show and I'm only a guest there, so parang iba yung no chance to really warm up or anything. Alam mo yun, let's do it and go na. So of course I had a lot of nerves for a number of reasons, diba? But after that scene, that was the first scene na kinunan ko that day. And after nun, nakuna ko na yun, okay na ako. Parang ganun. Excuse me, tatakas kayo? Idadamay niyo pa kaming gusto nang namin kumita. Hindi ito yung trabaho na sinabi ng recruiter namin, Mia. Hindi namin to gusto. Sige nga, sabihin niyo sa akin kung paano kayo uuwi. Na kanino ba mga passports niyo? Sasabihin ko to kay China for sure pag nalaman niya to, magsusumbong yun kay Papa. Pare-pareho tayong Pinoy dito. Bakit hindi mo kami kinakampihan? Pinoprotektahan ko lang kayo. Pare-pareho nating narinig kung anong kayang gawin ni Papa. Anong gusto niyo? Makulong? O mamatay? Grabe talaga. So far, I feel like this is the most challenging role I've ever done. And grabe talaga yung story, yung mga pinagdaanan na na. So, masakit. Masakit panoorin yung scene na yun kasi naalala ko yung letter sender, si Abby. Naalala ko yung mga girls na kasama niya. Ang hirap ng pinagdaanan nila. I didn't know that this was going to be the last, but of course, you know, I'm so grateful. Thank you so much, MMK, for trusting me and for giving me such an opportunity to portray this character and to do this story alongside so many other talented actors. It's such a blessing, and I will always be grateful to have been a part of this momentous occasion. I think really taping the whole thing was such a great and growing experience kasi challenging siya. I really pushed myself to the limit with the guidance, of course, of Direk Dado. Hi, Direk Dado! I love you! Si Direk Dado really helped me get into this character. Yun, we really pushed the limits when it came to the scenes. Lahat nung nakasama ko dito, sobrang husay and sobrang bait. And grateful din ako sa kanila kasi talagang ang bigat ng kwento pero naging magaan yung work dahil sa kanila. So, I feel like that speaks about how iconic MMK really is within the 3 decades that it's been running. Kasi yun nga yung sinasabi nila eh, pag hindi ka pa nakakapag-MMK, parang bitin yung experience mo sa pagiging artista, di ba? That goes to show how iconic it is, and I'm so blessed to have done not one but 2 episodes with MMK before the show ends. MMK and Ma'am Charo, thank you so much for giving me an opportunity to tell these very powerful stories and for trusting me with this. In such an early stage in my career, I will never forget this. Like, this is such a highlight in my career so far, and I'm so grateful. I'm so thankful to you. So thank you. So this has been Kapamilya React. Maraming salamat sa suporta at sa pagsubaybay ninyo. And sana po ay nag-enjoy kayo sa konting oras na nakasama ninyo ako. Maraming salamat po, Kapamilya.